Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story, dumayo na naman ang Kalingap team sa bahay nila Viancy. Ngunit bago sila makarating ay nagtulong-tulong muna ang Kalingap team na buhatin ng isang napakalaking karton mula sa kanilang van. Siyempre, ang karton na ito ay para na naman kay Viancy at sa kanyang pamilya. Grabe talaga ang mga sponsors nila. Nagkataon naman na nagkita si Kalingap Rob at si Viancy sa simbahan dahil Linggo noon at araw ng pagsamba. Napaka-familiar ng dress ni Viancy, no? Dahil ito ang binigay ni Kalingap Edu noong nakaraang vlog nila. Kung matatandaan natin ay napakamahal ng dress na ito. Ito ay nagkakahalagang 3,000 pesos ngunit binilhan pa rin siya ni Kalingap Edu noong nakaraan. Worth it naman ang pagbili ni Kalingap Edu dahil kitang-kita naman natin na napakaganda talaga ni Viancy. Kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Sa pagpunta ni Viancy at ng Kalingap team sa kanilang bahay ay nagulat talaga si Viancy noong makita niya kung sino ang naghahantay na tao sa kanilang gate. Walang iba kundi si Kalingap Edu, kaya naman pala namumula si Viancy at biglang umiti. Ang sweet naman ni Kalingap Edu dahil kahit napakaaga pa ay dinayo na niya si Viancy sa kanilang bahay. Hindi naman daw talaga niya original plan na pumunta kay Viancy, ngunit dumaan na lamang siya dahil galing daw siya sa kanyang pinag-i-scout. Kinilig na naman talaga si Viancy sa pagdating ni Kalingap Edu dahil ito ay napaka-unexpected. Kanina ka pa po dito? Ito lang. Naghihintay naman ako kahit anong oras eh. Kape po? Gusto niyo pong kape? Sige. Konti lang. Para mas matagalan ako dito. Kanin ba? Meron kayo dyan? Kahit konti lang? Kanina pa ako dito, walang kain. Para na akong mahihimatay. Ah, nahihilo na maluto ako. Maluto pa ako. Grabe talaga ang chemistry nilang dalawa. Kung papansin din natin ay parang medyo nabawasan na ng kaunti ang hiya ni Viancy dahil nga pang ilang kita na rin nila ito. Pinatunayan na naman ni Viancy kung gaano siya kamaalaga at maasikaso sa kanyang mga bisita dahil pinainom muna niya ito ng tubig. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung maraming sumusubaybay at sumusuporta kay Viancy at sa kanyang love team dahil nga sa kanyang kagandahang asal. At dahil dito, kaya naman pala bumisita na naman ang Kalingap team sa kanilang bahay ay upang magbigay ng mga biyaya na galing sa kanyang sponsors. Tuwang-tuwa naman si Viancy at ang kanyang pamilya dahil napakarami ng kanyang matatanggap ngayon. Ito ay isang napakalaking balikbayan box. Dahil napakalaki ng box na ito ay tinulungan siya ni Kalingap Edu. Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap. Gusto ko lang sulitin ang oras. Makasama ka kahit konti lang. Konting sandali na lang. Siya nga pala. Gusto ko bang ipabili doon? Wala po. Kaya din pala dumalaw si Kalingap Edu kay Viancy dahil gusto niya lamang makita ang dalaga bago siya umalis papuntang Hong Kong. Napaka-humble talaga ni Viancy dahil kahit tanungin siya kung anong gusto niya pasalubong ay hindi man lang siya sumasagot ng kahit ano. Pagkatapos nito ay tuluyan na nga nilang binuksan ang balikbayan box kung ano nga ba ang mga laman nito dahil mukhang napakalaki at napakabigat. Grabe naman talaga ang pagmamahal ng mga supporters kay Viancy at sa Kalingap dahil napakalaki at napakadami pala ng laman ng balikbayan box.
Ito pang ice cream to yan natin, ito pang bukas ng dilata. Pag inggit, tikit! Magalala. Makikitulog ako dito. Alam mo, kung anong sa kanya, sa akin din. Ano? Tapusin mo na ko eh. Uwati mo! Uwati mo! Uwati mo! Swiss cheese, masarap to. Grabe talaga, tapakasi ang kasama ng Kalingap team dahil dito ay napapasaya nila si Viancy. Kaliwat ka ng pagbibiroan ng kanilang ginagawa habang nagbubukas sila ng balikbayan box. Tuwang-tuwa si Viancy at ang Kalingap dahil napakaraming laman ng balikbayan box. Meron itong lamang isang dosenang sombrero na para sa K-Boys at maraming panluto para kay Viancy, kagaya ng mga kutsara tinidor, plato, mga kawali, mga rice cooker at iba pa. Wow! Iba, ang dami. Pwede na po ako magluto. Pantinda. Pwede ka na ako magtinda dito, napakadami. Ibang klase yung pagkakaano niya. Dami yun. Thank you po, saan man nagbigay po niya. Ayan. Bagay ba? Bagay. Yo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, umanap ka ng kalampito sa tibigin mong tunay. Sige ka ako sa mga mabibiyak. Talaga namang deserve din talaga ni Viancy na mabigyan ng mga ganitong bagay dahil sa napakabait niya ang ugali at napaka-humble din na bata. Kailan po pala yung ano yung alis niya po sa ano? Kailan ang alis namin? Bakit? Gusto mo ba si mama? Sayang. Wala pa naman po akong ano passport. Sayang nga, di umabot. May gusto pa naman sana sa'yo magbigay. Saka sana, sayang talaga. Gusto ko rin kasama ka eh. Matagal-tagal yung ano natin. Muling pagkikita, no? Nakakarungkot ng konti. Gusto ba sila lang natin pa? Saka mamiss mo eh. Saka mamiss ko talaga. Oh, bakit kayo nagbo? Kuha ka na kasi ng passport. Samahan kita. Para next time, pag lumabas tayo ng bansa, makasama ka sa aming mga... Makikita naman natin na parang lumalubot na talaga si Viancy kay Kalingap Edu dahil nagsasalita na siya hindi gaya ng dati na wala siyang imig kay Kalingap Edu. Hindi niya rin naiiwasan ang kanyang mga pamumula at parang kinikilig talaga siya sa mga sinasabi ni Kalingap Edu. Makikita talaga natin na gusto na rin siyang makasama ni Kalingap Edu kahit saan. Parang nade-develop na rin talaga ang kanyang feelings at ang feelings din ni Viancy para sa kanya. Parang nagkaka-develop pa na talaga sila sa isa't isa. Ang ganda mo ngayon. Saan ka galing? Nagsimba po. Nagsimba ka. Wala ka bang huling mensahe? Huling sasabihin sa akin bago ako umalis? Mag-ingat po kayo dun. Nako. Ayoko na yan. Iba naman. Mas fit ng konti. Pangat mo. Hindi ko yung tatanggapin. Hindi ako maalis dito. Yung medyo iba naman. Ng konti. Napaka-common mo naman yan eh. Ako message. Mag-message po kayo pag ano nandun na po kayo sa akin. Gusto mong i-update kita palagi? Silent means yes. Ano? Gusto mo? Gusto mo? Sige po. Para po alam namin na analigtas po kayo. Grabe naman talaga ang kanilang mga sweet moments, kaya naman kinikilig sa kanila ang mga viewers. Mahalata mo talaga na parang na-develop na rin talaga sila sa isa't isa dahil parang totoo na talaga ang mga kilig ni Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap. Mahalata naman kasi natin ito sa kanilang mga titigan, kung paano sila mag-usap at magsulyapan. Ako mahala. Basta.
kita. Kalis sa puso. Kalis sa puso. Mag-iingat kayo dito, ah. Kayo ng mga angels. Pwede naman kayo lumabas. Magkasama. Basta huwag kayo magpapagali. Babay na muna. See you in 1 week. Sige. Napunta ako dun. Napunta tayo. Napunta ako dun sa hukun. Opo. Comment ko po. Hindi mo ako mamimiss. Namimiss ko po kayong lahat. May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Vianci? Yan ang ating naaabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye!